Despite the continued rise in COVID-19 cases in the Philippines, Health Secretary Francisco Duque III insists the country is not in a far worse shape a year after the onset of the pandemic. Former Health Chief Esperanza Cabral previously said the Philippines' COVID-19 fight is 10 steps back from square one. But Duque asserts the government has been making strides in its pandemic response, noting the increasing number of RT-PCR test labs and hospital bed capacities and developments in the country's vaccine rollout. Hindi naman siguro tama na sasabihin na 10 steps backward. Please lang, isipin naman nila, magmalasakit naman sila sa mga healthcare workers natin na ang kabayanihan ay hindi mapantayan. Ang daming mga buhay na nasalba, kinalinga, pinagaling. Alam mo, so sana naman huwag ganun kalupit ang kanilang mga opinion. The Philippines aims to hit a total of 10 million COVID-19 tests by the end of the first quarter this year. Testing Chief Vince Dison believes this is doable as the government utilizes new technologies like saliva tests to ramp up the country's testing capacity. As of March, the Philippines has conducted a total of 9.5 million COVID-19 tests. After 1 year, 229 labs na po tayo ang nagawa natin, both ng national government, ng LGUs, at pati na rin ng private sector. Kaya ngayon po, ang turnaround time natin ay napakabilis na. Kung maaalala po natin, ang nakaraang taon, umaabot ng 2 linggo hanggang 3 linggo ang paglabas ng resulta. Ngayon po, minsan wala pang isang araw. Dahil dyan, ang ating actual test per day, nung Abril po, 2020, nung tinatrack po ito, daily test po ito, 3,000 lang po, ngayon po may higit 50,000 na ang tinetest natin ngayong Marso.